This is Year 1 and 13, the first gaming talent agency in Southeast Asia. We started ahead. And we stayed ahead. Ahead of the curve. Ahead of the competition. With 15 million followers across all social media platforms. We continuously develop the best in the industry. To train the best, you gotta be the best. Together with the most talented and hardworking professionals in the industry. Spanned across 6 offices in 4 countries in only 2 years. And we're just getting started. Shoutcasting. Streaming. And esports. We are truly top tier. We are Tier 1 Entertainment. Yo, yo, hello, nag-start na ba? Nag-start na ba? Sorry, wala. Kamuha-muhang engine na tayo. Nakatitig na pala kami sa camera. Na okay, yo, okay. Yo. Parang may moment muna na, ano? Na-shock. Kumbaga, ano, entrance. Nagulat din ako. Nanonood kasi ako ng ano, sa mismong sa page yung mismong live. Ang ganda nung parang ng preview nung inong intro, di ba? Hindi, baka ikaw, baka iniintay mo lang yung mukha mo dun, di ba? Hindi ako nakita ko yung mukha ko dun. So, ayan guys, magandang hapon po sa lahat ng nanonood dito sa ating Amplify Live Show ngayon na Get Amplified. Siyempre guys, ako nga pala ang host nyo for today. Ako nga pala si GHOST Delubyo, mga kaibigan. Siyempre, bago ang lahat, bago ang simulan itong ating magandang interview, kasamang daw nating special guest ngayon. Siyempre, sa mga taong nagutom dyan, sa mga taong gusto kumain pero tinatamad magluto, alam nyo naman pwede nyo gawin? Alam nyo ba pwede nyo gawin? Punta sa cellphone nyo, kunin yung cellphone nyo, punta sa App Store or Play Store, download yung foodpanda, yes, sir. Tapos pwede na kayong order ng food doon. Magkakaroon pa yung discount pag ginamit yung code na Amplify100. So yes, ano pang inaantay nyo? Order na yung foodpanda. Pag hindi pa tapos yung show, ang dami na niyang pagkain dyan. Ganun kabilis yan, mga kaibigan. So ayun, no? Salamat po sa lahat ng nanood sa atin. Dito po nagtatay. Joke lang mga kayo. Siyempre, mag-isimula pala tayo. Kasama ko nga po pala dito si PH Vyne Gaming at siyempre si Alliance Gaming. Yo, yo, yo. What's up, man? Pakialam muna tayo mga kasama natin dito. So, bigyan nyo naman ng short summary sa inyong pagkatao, buong pagkatao. Madumi ba kayo? Malinis ba kayo? Naligo ba yung araw? Dejerot lang. Pero ayan, sino ang unang papakilala sa inyong dalawa? Sige, si Papi Vyne muna siguro. Si Papi Vyne muna. Ako nga pala si Aram or Daddy Morgan ang tawag nila sa PH Vyne, syempre. So, bakit PH Vyne, syempre? Yung anak ko kasi. So, yung PH, poging humble talaga yan. Wow. Team poging hindi humble. Pala. Yun pala. Akala ko Philippines, no? Hindi. Mali. Poging humble. Poging humble talaga yun. Yeah. So, yun yung kunting background ko lang muna sa amin tsaka sa page niya. Okay, Papi. Ay, sa-sa-sa-sa-sa-sa. Papi King, gawa naman. Yo, so magandang nga po sa inyo guys, GHOST Delubyo siya kasi Papi Vyne. And ako nga po pala si King Rice of Alliance Gaming PH. So but King Rice kasi nung una kasi ako mahilig talaga ako sa rice. Kaya sabi sa akin, palagi ako nasa mang inasal. Kaya yun ang naisip ko na pangalan and mas medyo unique siya, diba? Kaya hari ng kanin or yeah, hari ng kanin, ganun siya. So Alliance Gaming PH, yung name talaga ng page ko. Kasi yun nga dati, yes, naglalaro ako ng Ross. So may mga alliance kami doon, yung may mga
yung mga guilds ganun. So gusto namin mag-allied. So kaya inisip namin na okay, Alliance Gaming PH na lang, so, kaya ganun. And nasa Pinas kaya PH, hindi poging humble kagaya ni Papi, di ba? Poging humble din eh. Hindi. PH Philippines. Ayun. Nagkakaroon pa tayo ng plan dito sa ano, sa Amplify, no? Tropa PH pala to eh. Oh my, oh my. So, ayun na. Gusto ko muna kamustahin ko yung dalawa. Kamusta kayo ngayong pandemic season natin? Ano bang mga pinagkakaabalahan nyo? Ano ba nagpapalipas ng oras? Kasi nga, hindi tayo makalabas. Siyempre, home quarantine lahat ng tao. Walang labasan, walang tambayan sa labas. Hindi yung mga usual na ginagawa pwede. So, ikaw muna, Papi King, tatanungin kita. Ano bang ginagawa ngayong pandemic season bukod sa pag-stream? Okay, so basically nandito lang sa bahay always. Kahit wala naman yung pandemic, nandito naman ako palagi sa bahay. As usual pa din routine, kasama ko yung family ko, and mas maganda ngayon is nakakapag-bonding pa ako, lalong-lalo na may bago akong baby, yung kakalabas lang ni baby boy Austin. So kaya yun palagi, doon ako nagbigay na ng time ko, and sa syempre yung princess ko na si Tesha and sa wife ko, and nag-bonding na din kami dun din. And of course kasama ko yung wife ko palagi sa workout dito sa bahay kasi bawal mag-gym, 'di ba? Kaya yun lang, pag wala ako sa streaming, may ano din ako, nag-build din ako ng isang community ko sa isang game off stream. So yun din yung isa kong parang kinababaliwan ngayon, parang kinaka-addika na nga na game. And yun lang naman sa ngayon. So, Papi King, masasample mo ba kayo paano yung home workout mo? Nako po. Secret na lang po yun. Secret. Napaka-basic lang naman. Actually, syempre, dahil dito sa bahay, wala namang complete equipments like sa gym. Yung ginagawa lang is from YouTube, diba? Napaka-accessible ng YouTube. So, may mga routines doon. Mostly yung ginagawa ko din is more on cardio, push-ups. Then may dumbbell lang ako na dito. Yan yung ginagamit ko talaga. And mostly ano din, skipping rope. So yun ang isa sa mga pinaka na the best na routine ko dito sa workout ko. So hindi ka naman masyado na dito ping sa them. She said or sanay na. Sanay na. Kasi sabi ko nga, kahit wala pa yung pandemic, nasasanay na din ako, nandito lang ako sa bahay. So maganda din doon is nakakaiwas din ako sa mga bisyo, 'di ba? Dati kasi sobrang, alam mo na, sabog na sabog. Pag tapos nag-stream, lumalabas agad. So ngayon iba na yung priority when it comes to the family, lalong-lalo na nga si baby Austin, lumabas siya. So focus talaga ako 100% sa family, and at the same time sa streaming ko din, kasi kailangan din talaga mag-stream lalong-lalo na sa pandemic na 'to. Ikaw naman, Papi More. Kamusta ang pandemic season sa iyo? Good ba or bad ba para sa yung nangyari ito? Or sanay ka pa rin din sa bahay? Kasi usually sa ating mga nag-stream talagang kulong tayo sa bahay, 'di ba? Pero ngayon, ano bang nabago ngayong pandemic? Sa mga usual na ginagawa mo? At kamusta ka na din pala? Parang din kasi katulad kay Boss King, ang sinabi niya ganun din. Wala pa yung pandemic noon, nandito na kami talaga sa loob ng bahay. Mismo yung mga, ako na mismo nagtutulak sa mga anak kong lumabas kayo, sabi ko, lumabas kayo maglaro kayo, nandito talaga, ayaw din nilang lumabas. Let's go! Kundi na nga lang, itadyakan ko na nga lang sila para, hindi ko gagawin yun, syempre. Para lumabas sila, kaya talagang ayaw, talagang dito lang kami nakastick sa, ano, sa loob ng bahay. Pakiclip po, pakiclip. Uy, joke lang! Joke lang yun. Syempre, tapos yun nga, nag-workout din kami dito sa bahay. Ang pagkaiba lang namin ni Boss King, yung asawa ko naghihikahit sa akin mag-workout. Tamad kasi ako eh. Yan. Meron naman kaming ano diyan, mga kagamitan like yung tawag din. Basta may mga gym setup kami din diyan. Kaya lang yung asawa ko mismo nagtutulog sa akin para mag-workout. Sobrang tamad ko talaga when it comes to sa physical fit na pagbubuhat, mga ganyan. Oo, pero at least nandiyan yung asawa ko. Medyo, siyempre, kinikilig naman ako minsan. Ay, madalas, baka marinig mo. Papi Dilubs, baka iba yung workout niya, Papi Dilubs. Baka iba yung workout, di ba? Pakiclip nga po ulit, So, yun nga, ang nangyari, itong pandemic na to, nang dumating na, ang ano lang namin, kasi dati nung wala, nakakalabas kami, kung saan namin gusto, pupunta kami dito sa ganitong lugar, pupunta kami sa ganito. Kung siyempre hindi nga kami lumalabas Saturday or Sunday, binaliktad ko lang.
yun, dun kami lumalabas. Pero ngayon, sobrang limited lang talaga yung nagagawa. Limited lang talaga yung nagagawa namin ngayon. No? So nandito lang kami sa bahay, yung mga bata hindi na nakakalabas talaga, sobra. So yun yung ano, iniisip namin baka mamaya maging nerd na yung mga bata sa so, sobrang nakatutok sa loob ng bahay, kami-kami lang eye-to-eye, kami-kami nila nagka-eye-to-eye contact. So yun yung nangyari ngayong pandemic sa amin. Okay naman. Pa rin naman. Okay pa rin naman. Normal pa rin yung buhay. Normal. Sa bagay, wala naman sa doon pinagbabago yung mga buhay streamer talaga. Ano? Mm-hmm. No? Matanong ko lang sa inyo nila, mga question ako sa inyo. Gano'n ba kayo katagal nagsistream? Kailan ba kayo nagsimula mag-stream? Ayun. Ikaw muna pa, P-Mark. Ikaw muna pa, tatrangin natin dyan. Sige. Nag-start ako mag-streaming. 2017 kami na anak ko. Sa kabilang platform. Pero nung nag-start si Facebook Gaming, sabi ko, 2018, instant lumipat kami kagad kasi alam namin na si Facebook Gaming sobrang bilis ng syempre dito mostly dito sa Asia talagang nakatutok mga tao sa Facebook. Yun, dun na kami pumasok kay Facebook Gaming. So, from 2017 hanggang ngayon, nag-stream pa rin po kami. So, ganun na po kami kano. almost 3 years na rin. So, kung saan naman po ang career? Wait. Ay, hindi mo pata po. Sorry. Sorry. Hello. Choppy. Take two. Choppy ako tuloy. Choppy yung tawag sa akin. Choppy na rin. Joke lang, pero ayun na, joking aside. Ikaw naman, Papi King, kamusta naman ang streaming career mo? Gano'n ko nang tagal nagsistream? Alright, so my page was created to be exactly, it's on May 3, 2018. So that's 2 years na po. And nung una kasi, nung nag-stream ako, not just like yung focus ko is to have an income. Kasi wala naman akong idea sa ganun. And yung ano ko lang talaga yung purpose ko lang doon nung time na nag-roros ako yung Rules of Survival PC. Parang gusto ko lang siyang i-record yung gameplay ko para kasi dati kasi uso pa alam mo yung Papi Dude uso dati yung nasa leaderboards ka. Pag nasa leaderboards ka, sikat ka at syempre na-flex mo yung pangalan mo doon. Kaya sinasabihan ka ding cheater, you know naman, di ba, pag sa ROS. So, para ma-prove mo sa kanila na hindi ka gumagamit ng kung ano-ano or mga software or third-party software na hindi maganda, na nakakasira sa game, yun ang ginawa ko. Nilive ko siya. Una, YouTube, then nakita ko parang mas accessible si Facebook kasi dahil sa fanbase. Mas mabilis lumawak yung fanbase, yung reach ng Facebook. So, doon ako nag-start ng streaming ko. Starting sa May, then na-discover ako ni Sir Jabba, yung manager, si Sir Jabba, noong August. Yung August, doon ako binigyan ako ng break or nagbigyan ako ng chance na magkaroon ng test stream sa Facebook partner. So, ayun, nakapasok ako agad-agad. One try lang, nakapasok. Even though na sobrang sira pa yung page ko. Alam mo naman kasi dati, yun palagi akong suki sa copyright, no? Kasuking-suki ako sa copyright as in. Kasi syempre, hindi natin alam yung mga algorithms, hindi natin dati alam yung mga patakaran talaga ng community standards. Yung tipong nag-i-stream ka lang, nagpapatugtog ka lang, kasi syempre para cool, diba? And yun. Sobrang cool mo, nasisira na pala yung page mo. Kaya syempre wala ka talagang idea, pero sa awa ng Diyos, nabigyan ako ng break ni Papa God ng nakapasok ko sa Facebook Gaming nung August, nagsimula ako nung October 1 yung first day ko as the partner in Facebook. Yun, grabe, sobrang ating larangan. So, kayo, di ba? So, mainly, si Papi King, Rules of Survival. Ikaw, Papi, balita ako daw, Papi Mark. Ako daw Minecraft streams, no? Yeah, puro Minecraft siya. So, siya kasi dati, nilalaro namin, ni-stream namin, kami ng anak ko, Fortnite. So, sabi ko, since naglaro na ako ng Minecraft dati, kasi yung Fortnite kasi mostly dito sa atin, cellphone, di ba? Hindi kayang mabord ng PC.
So, sabi ko, why not maglaro muna ako ng ano ng Minecraft, which is meron namang pang mobile. Nag-start ako maglaro ng Minecraft si 2015, pero hindi pa ako nag-stream noon, di ba? Sabi ko sa sarili ko, since naglalaro naman ako ng Minecraft noon, why not i-stream ko din yung Minecraft aside from Fortnite. And then, syempre, sinubukan ko rin yung mga ibang games like Mobile Legends, League of Legends, yung mga ganyan. And then, nag-focus pero ako sa Minecraft para sa mga community ko. Kasi, mas marami kasing nanonood sa akin is mga bata. Mga bata pa. So, sabi nila, marami kami natututunan. Syempre, ako naman natutuwa sa mga ganun na feedback ng mga iba kahit na, syempre, puro minsan kalokohan lang yung mga nasa isip ko. Actually nga, pinipigilan ko na kasarili ko nito eh. Kontrolado pa. Kontrolado pa, papi. Kontrolado na eh. So yun, ang ganda kasi ng ano, hindi lang naman pambata kasi Minecraft kasi may mga kasama kami na like engineer. Kasi mayroon akong alam kilala na engineer talaga. Pero yung bahay niya, binild niya sa Minecraft bago niya binild sa reality buhay niya. So yun, yes. So exact tamang tama yung bahay niya tapos sa larong Minecraft tapos sa bahay niya mismo ngayon yung design. Ngayon ang pagkaiba lang yung damo kasi nalanta yung damo sa bahay niya. Kaysa sa hindi nalalanta. So yun lang naman sa akin. So napakasaya ng ano ng paglalaro ng Minecraft. Ngayon gumawa rin ako ng sariling server tapos yung mga kasama ko from other country naglalaro. Pilipino din sila. Tapos mga nandito, mga estudyante, mga workers, empleyado. So nakakatuwa lang kasi iba-iba yung pinanggagalingan at iba-iba yung age namin. Wow! Yan. So nabubuo yung community namin kahit papaano, lumalago kahit papaano din. At the same time, nag-i-enjoy kami kasama yung mga batang nanonood sa amin. So yun. Yun lang yung ma-share ko naman na sobrang, try nyo din kaya maglaro ng Minecraft. Chippy, paborito ng anak ko, Minecraft din. As in, sobrang addict siya. Kahit kaya gusto niya din mag-live kagaya ni daddy niya daw. Gusto niyang either Roblox or Minecraft. Yeah. So sabi ko, nung sinabi mo na Minecraft, no, na-remember ko siya na talagang addict sa Minecraft. Lalo na sa mga contents, as in yung mga vlogs, kung kuha niya. At tama yung nakita ko din na dun sa engineer yung parang nagbi-build ng kanilang mga bahay. Sobrang ganda, promise. Oh, sobra talaga. Oh. Actually, bentang-benta talaga sa mga bata, kahit sa mga kapatid. Pag-aalis sa kuya niya, pwede daw sila mag-Roblox sa PC. Automatic na yun. Lalaro ng Roblox na yun, di ba? So, until now, Papi Morph, Minecraft pa rin ang sinistream mo. Yeah, Minecraft pa rin, ho. Pero naglalaro ako ng ibang games din naman. Pag naka-off, office stream ako, syempre, mapatanggal lang naman ng umay, di ba? Oo, sabagay. Intindihan ko naman. Yes, ikaw, girl! Papi King, di ba? Kasi napapansin ko kanina, roast before, sabi mo, roast before. So, ang pag-intindi ko doon, wala ka na ba sa roast ngayon? Ano bang yalaro mo? Explain mo, ito ka lumipat. So, ngayon, bakit mo naisipan lumipat? Sorry. Bakit mo naisipan lumipat pala? Sorry, Papi. Para buuin tarang natin. Baka okay. Sumutko lang eh. Sige, nung una kasi, like, nung simula talaga nung pandemic, 'di ba? Kasi sa rules of survival PCS, syempre naka-dependent on PC, 'di ba? Pag wala kang PC, hindi ka makakalaro ng rules of survival PC. So, ako kasi yung content ko dun sa page ko is more on custom games, like I'm the host of the gameplay. Yung mga naglalaro, yung mga pro scene, ako yung nag-handle sa kanila sa community natin dito sa Philippines. Not just in the Philippines but also from this whole Southeast Asia. Kasi kasama na yung Vietnam, kasama na yung ibang bansa din, Thailand and Indonesia. So, nawala yung pro scene nung simula nung March, 'di ba? Doon nang start ng pandemic. Then syempre medyo as a streamer, naging practical ako doon kasi pag wala tayong viewers, so wala din, mababagsak talaga tayo, 'di ba? So napaisip ako na mag-switch to another game, which is nakita ko yung medyo maganda yung algorithm ni Wormzone. Yung Wormzone, which is yung Little Big Snake din, isa sa mga games na yun, and medyo maganda yung pasok sa ano ko sa page ko, kaya doon ako nag-focus. And may mga pinopromote ako ng ibang games like State of Survival, which is yung ang sinasabi ko kanina na sobrang addict ko ngayon. Shoutout pala sa sa Alianza de Filipinos sa State 338. Ayan, shoutout sa inyo. Kung nanonood man sila, actually nanonood sila ngayon.
And yes, yun ayun ang ginagawa ko yun is to build that community as well kasi napakaganda ng nature niya as a game even though na hindi lang siya sa Philippines but sobrang open to every country and ang dami naming natutunan dun sa game na yon pero nagfo-focus talaga ako sa Worm Zone na yan kasi as in talaga parang sabi nga nila bumalik ka na Papi King na miss na daw ako nila sa pag-host ko sa stream sa custom games ganun and mismo yung NetEase na nakikipag-usap sa akin na magbibigay daw na sa akin ng ano din ng parang projects pero sabi ko I'll keep in touch kasi sobrang hirap ngayon talaga sa Facebook lalo na 'di ba yun naman yung nangyayari ngayon sa mga algorithms natin medyo sobrang hirap talaga ngayon that's why focus na lang ako mismo sa isang game muna which is Worm Zone sa ngayon pero don't worry guys sa mga nanonood ko dyan sa supporters ko sa Rules of Survival andito pa naman si Papi King and pag naging okay naman siya babalik tayo pag naging stable na yung ating status when it comes to lalo ngayon dito ngayon sa area namin sa Iloilo medyo lumalala yung COVID ngayon eh. And di ba sa Manila din? Actually, may plan pa kami doon ng Rules of Survival, ano? Yung isa silang major tournament nila nung Southeast Asia. Pupunta sana ako ng Manila sa High Grounds Cafe nung March 21. Yung finals kasi yun eh. Finals din yun ng Southeast Asia eh. So, yung C-Cup nila ng Rules of Survival. So, ako yung isa sa mga casters doon. Pero hindi ako natuloy, syempre. Saktong-sakto lang din. Pero thank God din, hindi ako natuloy doon. Kasi kung natuloy siguro ako doon, stranded ako dyan, sigurado. Yes, yun lang. Siguro nga. Nakakatakot pa naman dito, parang minsan parang, ngayon ha, ngayon G, ano, MEQ, short na lang. Dahil pa rin tao sa labas, Diyos ko! No comment! Talaga. Diyos ko po talaga, nakakatakot. Minsan wala pang mask. Pero ayun, so short na lang. Guys, short information. Quick information nga pala sa ating mga viewers na nanon. Ang ating kasamang dalawang streamers, parehas na itong pamilyado, parehas na po silang daddy. Daddy po dito. Di ko alam kung sugar daddy o hindi. Nako. Pass ako dyan. Pass ako dyan. Isa lang. Nag-iisa lang po. Oh, loyal. Hindi lang loyal, faithful pa. Ang galing. Sobra. Mga misis, pwede na po kayo lumabas sa gilid. Umami na po na. Mga misis, pwede na po kayo lumabas dyan. Pakita na kayo sa amin. Baka kasi nakaitak pa yung mga ano. Pero yan na, gusto ko lang malaman, paano nyo nababalance yung ano? Kumbaga, kasi syempre, lalo na yung si Papi King at si Papi Morph, parehas kayo may mga bata kayong anak paano. Paano nyo nababalance yung time nyo yung streaming, sa work, sa yung ginagawa nyo, kumbaga, workout, and syempre, importante sa family time. Before the pandemic pa lang, and syempre ngayong pandemic, paano nyo na-handle? Paano nyo na-balance? Paano yung time management nyo doon na, syempre, ayaw natin maramdaman ng mga bata, feeling may anak, no? Sana someday. Pero paano nyo na nababalance yung time man, yung oras nyo, para hindi maramdaman ng anak nyo na kapag hindi sila priority. Kasi mahirap talaga, alam ko yung streaming, kasi ang dami nyo pang ginagawa, mag-entertain, siguro gumagawa pa ng videos. Alam ko si Papi King may videos dyan. Papi Morph din, for sure. Pwede pa kayo explain sa akin, tsaka sa amin sa mga nanonood, kasi maisa kayong mga Superman gay. Sino gusto mo na magana kung sakali may ano dyan? Ako na lang. Ayan, grabe. That's my bago naman ako nag-umpis ang mag-stream, actually, no? Single pa lang ako. Naglalaro na talaga ako ng games, no? And then, way back, matagal na panahon na kasi yun, eh. Sobrang tanda ako naman pag ganun pala. No? Way back mga 2000 o ganun. Naglalaro na talaga ako ng games. 1994, 1993. Nag-start ako maglaro ng ano, yung family computer. Alam niyo? Yung cartridge. Mismo, yung AB lang ang pinipindot. Yeah. Super Mario. Di ba parang alam ko tawag ng good boy? Ba tawag ng bata? Iba yung good boy. Parang ano siya. Yan. So ayun, talagang hilig ko na talaga maglaro hanggang sa nakilala ko yung misis ko. Naglalaro na talaga ako. Nasa loob pa nga ako ng ano eh. Parang doon na rin ako natutulog minsan sa computer shop eh. Di ba? No. Mga
karamihan na gamer noon, talagang nasa loob ng computer shop, doon ako makain, papaluto ng canton. Canton talaga. Yun. Legend. Totoo yun. Pantawid gutom namin yan. So yun, nung nakilala ko yung misis ko, naglalaro, tiyanggap niya naman yung paglalaro ko, syempre. And then, parang mina yung boses, ha? Ah, yun. Bigyan lumapot, ha? And then, nung, syempre, niligawan ko siya ganito, and then, hanggang sa nagka-baby na kami. So, yung sa akin, yung pagiging game, paglalaro ko, nandun pa rin. So, on top of that, kailangan ko rin magtrabaho kasi tatay na ako noon. Ngayon, nung nagtrabaho ako, syempre, iniisip ko, parang gusto kong igiba pa yung paglalaro ko talaga. Kasi kailangan mong pumayod para sa pamilya mo, ganito. I think I remember 2009, nag-start na ako magtrabaho sa isang company. And then, after one year, na-promote ako as supervisor. Yun. Yung oras pa lang doon, yung oras pa lang talagang, kung supervisor ka na, kailangan pumasok ng umaga kasi hindi pwedeng ikaw yung... mali-late kasi yung mga tao mo, siyempre kung ikaw yung magiging visor, ipakita mo sa kanila na good influencer ka din sa kanila. As a role model sa kanila, kailangan maaga ka. Diba? Tapos ikaw pa yung mga huling uuwi. kailangan mo mag-report eh. So yun pa lang, nauubos na yung oras ko para sa pamilya ko din. So sabi ko, pag-uwi ko kasi pagod ka na, matutulog ka na, kakain. Minsan yung anak mo, hindi mo na maaalaga noon. So ang ginawa ko noon, talaga inisip ko, kailangan mo na lang i-budget yung oras mo din. Sa akin talaga noon, sabi ko, inunti-unti ko noon na yung pagmamanage yung oras, kailangan mong, for example, ganitong oras, lahat kung kaya mo namang gawin ngayon, gawin mo na ngayon, wag mo nang ipasa bukas pa. Kasi pag ginawa mo pa yung bukas, malamang baka may gagawin ka na namang iba bago yan. Yes, girl! Tama. Tama. Yun yung matik yun. Oh, makakalimutan. So, yun nga. Na-stress na ako noon. Kasi nga, ganito. Di ba, nakaka-stress din. Pero sabi ko naman sa isip-isip ko, kasi as ano naman, sa training naman namin doon, sa mga training ng mga leaders. Sabi ko, stress is given. Nandyan na yan eh. Nasa sayo na lang yan kung paano mo siya i-manage. Okay? Nasa sayo na lang yan. So yung oras until now, sabi ko para makabanding ko yung mga anak ko, maglaro din kayo. Yun na. Inikayat ko nila kung ano yung gusto nila. Kung ano yung gusto nila at saka gusto ko, edi yun, tumugma. Nakakabanding ko sila, naglalaro kami ngayon, nag-i-stream. Yung misis ko, binilhan ko siya ng gym setup dito sa bahay. Pati ako, siyempre, inihikayat niya ako maglaro ng kahit konting-unting buhat-buhat kasi tamad talaga ako. Ay, yun, yung manage ko sa, yung time management ko sa pamilya ko, kumbaga ngayon, from fast na nahirap ako sa mga oras na yun kasi talagang pagod ka. No, ngayon naglalaro kami kasama ko yung mga anak ko, nag-i-stream, nagre-record ng video. Kasama ko nandiyan lang sa kabilang kwarto, naglalaro siya habang ako nakaupo rito. Kumbaga, yung oras na ma-manage ko na ngayon kasi sa hirap ba naman ng oras na iniisip ko na noon. Kaya sabi ko, gagawa ako ng gusto ng mga anak ko, yung magkakasama kami, yung misis ko kung ano man yung gusto niya, yung magkakasama kami. Kaya eto na kami ngayon. Eto na talaga yung buhay namin since nag-start kami mag-streaming, mga ganyan. Eto na siya mismo. So, okay na siya kami ngayon. Yung oras talagang nahahandle na namin. Nag-i-stream, mag-edit ng video, mga ganyan. Yung asawa ko nandyan, yung mga anak ko. So, okay na yung oras ngayon. Mahaba-haba pa nga yung oras minsan na sa amin eh. Minsan tutulog na lang kami. So, yun yung bago ko naayos yung oras time management. Nasasaya talaga yan kung paano mo siya i-handle. Yun lang yun. So, sa ang laki din. Ang laki din. Sa... Di kita narinig. Sorry. Nung pumasok ko ng streaming career ka, ang laki din ang naitulong sa family mo sa oras kasi... Kasi imbis na magkahiwalay po, lalaki na... Para sa akin sa kwento, lalo kayong mas naging close, no? Yeah, tama yun. Tama. Ikaw naman, Papi King, kamusta naman ang pagiging daddy streamer natin? Of course, napakaganda ng feeling kasi syempre yung sa, lalo na kay Baby Austin,
and sa anak ko na si Princess Tasha. So, yan sila lang talaga yung hinuhugutan ko ng lakas at yung wife ko na to continue my streaming. Even though na sa mga na-experience ko lately, and sobrang exhausting siya. Hindi siya madali ngayon yung ginagawa namin na streamers ngayon. Pero importante lang talaga is to focus on your family pa din, even though na may pinagdadaanan sa career sa streaming. So, yung time namin, tama nga yung sabi ni Papi Vyne na time management. So, sa inyo din yun nakasalalay. Siyempre, kayo din bahala doon kung paano nyo i-manage yun. So, yung time lang talaga namin is, actually, paminsan, medyo nakokonsyensya din ako paminsan kasi mostly nakafocus ako lately kasi sa streaming ko. Pero, nagbi-makeup naman ako. Like, kanina lang, bago tayo dito mag-interview or yung guesting natin, nag-date muna ako sa kanya, syempre. Dinala ko siya sa karinderya. Kasi, dati kasi yun ang talaga yung, instead of restaurant, kasi yun ang first date namin. Sabi ko, kasi pag dinala ko siya sa restaurant, parang social, diba? Baka makita niya, ay, madaming pera to. Dinala ko siya sa karinderya. Yun, dun lang. Tapos, sumabay din siya. So sabi ko, pasado to. Okay na okay to. Kaya hanggang ngayon, sa karinderya pa siya din siya dinadala. Kaya okay lang. So, doon lang palagi yung ano namin, yung parang bonding moments. And of course, pag natutulog, actually dito ako sa streaming room ko natutulog ngayon kasi hindi ako makatulog talaga kasi light sleeper ako. Pero tinitingnan ko bago sila matulog, pumupunta muna ako sa room nila. Kasi doon lang ang purpose ng ano, para dito ako para diretso yung tulog ko kasi umaga ako naka-stream ngayon eh. So like, I have to wake up 5 a.m. in the morning para mag-stream kasi doon pumapasok yung viewers ko. So doon muna ako sa pag hindi pa ako naka-stream or hindi pa ako matutulog, like mga 12 a.m. doon muna ako sa room nila. Tapos konting bonding, kinukulit yung anak ko, then ayun, pinapatulog lang sila, then yun na. And when it comes to workout naman, syempre nandito lang naman kami sa bahay nag-workout, kaya mamamanage din namin kahit papaano yung pagsasama namin ni wife sa pag-workout. Kahit saan man yan, magkasama pa din. Diba? So, grabe pala ito si Papi King, consistent na sweet lover pala ito. Nako, ikaw ha, boss Delubyo ha, ikaw ang lover boy dito eh. Nee, boy. Balita namin. Ay, wala man. Tagal na siguro natin hindi nagkakausap. Nung matino na ako ngayon, isa na lang. Kaso, inaway na naman ako, pero... Ay, nako po. No comment. pero, yun nga, no, balik tayo sa, ano, so, sa show natin. So, guys, story time na pala tayo. Commercial break na tayo. Bago matapos ang break, syempre, papasalamat ako kay Papi King at Papi Moss natin dyan sa pag-family dito sa atin. At pagsama-sama dito sa ating Get Amplified na show. So, bago tayo magkaroon ng short break, mga kaibigan sa nanonood dyan. Siyempre, yes, sa mga viewers natin din nakakailangan sa akong Delubyo. At yung mga gusto nyo i-promote dyan, Papi King, Papi Moss. Papi Moss, ko muna. Let's mga gusto nyo promote yung page mo or may ibang bagay. Guys, don't forget to like and subscribe sa ating Facebook Gaming, PH Vyne Gaming. fb.com/PH Vyne Gaming. So, yun. At sa akin naman, guys, huwag yung kalimutan, eto, Alliance Gaming PH po. Pag mahilig kayo sa mga uod, sa mga ahas gaming, andito lang ako para sa inyo, okay? And State of Survival, and ayun, okay? Abangan nyo guys, State of Survival contents and more contents para sa iba kong games na ipopromote soon. And gusto ko pa pasalamatin si Papi Delubyo, Amplify, for everything, and Peach Bite. Salamat sa bonding, and of course, salamat sa mga moderators. You guys, thank you so much. I love you all. Tanggalin natin yung ahas gaming na baka iba na sisig mo. O iba yun na uod gaming na lang. Okay, uod gaming na lang. Okay, uod gaming na lang. Ayan. Thank you, Papi Morph. Papi King, thank you for joining us, guys. Thank you. Short break muna kami. See you all mamaya. Thank you. Hi, Katurubas. This is Chais. And maglalaro tayo ng By the Numbers. Franco, Akai, Gushon, Grok, and Kagura. Japan, Korea, Hong Kong, and Dubai. Siyempre, Rekker, Chooks, and ako si Doggy.
ML, and Ross. Nag-ocho-ocho ako. Ayan, ocho-ocho. Sa stream. Ayan, sana may natutunan kayo at nag-enjoy kayo about sa akin. And huwag niyong kakalimutan na manood ng stream ko sa fb.gg/chaisganda. Hi guys, I'm Roman Miranda, aka Romano, at maglalaro tayo ngayon ng By the Numbers. Five favorite games. Actually, it is Dota 2, CSGO, Overwatch, PUBG, and Apex Legends. Si Invoker, Meepo, Arc Warden, and sa Apex Legends naman guys, si Raid. Specific, dancing, rapping, tsaka maglaro at manalo ng game ng FPS or Battle Royale, isang mata lang gamit. Best advice, wag na wag manlalabang ng kapwa and dapat madiskarte ka sa buhay. It came from my dad. Do not do unto others what you do not want others do unto you. Hi guys, sana may natutunan kayo tungkol sa akin at sana nag-enjoy din kayo. Huwag niyong kalimutan panoodin yung live ko or yung stream ko sa fb.gg/romanismgg. So yun guys, thank you sa inyo, maraming salamat, and of course, let's do this, alright! This is Tier 1 Entertainment, the first gaming talent agency in Southeast Asia. We started ahead. And we stayed ahead. Ahead of the curve. Ahead of the competition. With 15 million followers. Across all social media platforms. We continuously develop the best in the industry. To train the best, you gotta be the best. Together with the most talented and hardworking professionals in the industry. Spanned across 6 offices in 4 countries in only 2 years. And we're just getting started. Shoutcasting. Streaming. And esports. We are truly top tier. We are Tier 1 Entertainment.
Oh, sige, sige. Hello, so magandang hapon ulit sa lahat ng viewers at welcome back to ating Get Amplified show. Sa mga kaibigan ko dyan nanonood, sa mga repeat natin, sa mga viewers natin dyan lahat, welcome po sa ating show. Sa mga tao na gutom dyan, sa mga tao gustong kumain dyan kaso tinatamad, alam nyo na po pwede nyo gawin. Punta kayo sa cellphone nyo, hawakan nyo lang. Hanapin nyo yung foodpanda na app, download nyo sa App Store or Play Store, available po yan mga kapatid. At syempre, para magkaroon kayo, kung first time user kayo, para magkaroon kayo ng discount, pwede nyo i-type yung Amplify 100 na code. So ano pang inaantay nyo mga kapatid? Sa mga taong gutom dyan, sa taong mga tamad dyan, ito ang perfect yes, na app para sa inyo. Yes. Foodpanda mga kaibigan. So ayan, welcome po natin, nakasama natin ngayon si BloochipJoe. Ayan, hello. Hello, papi. Hello. Rinig ba ako, rinig? Yes, hello, yun. Hello, I'm sorry. Medyo, nawawala ako sa square, pre. Papi, pakilala ka muna dyan. Ayan, hello po sa lahat. Ayan, ako po si BloochipJoe. Isa pong variety streamer sa Amplify, ayan. So, 2 years na rin po ako sa Amplify at nagpapasalamat syempre ako sa binigay na opportunity. Ayan, mga nilalaro ko, ayan, mga horror, tapos yung mga PlayStation games, pero lately, nasa transition ako ng naglalaro ko ng ano ng Warzone. Ayan, mga ganyan. Valorant, CODM, kasi kumbaga nilalaro ko lang siya dati off-stream eh, pero nakita ko na parang uy, mukhang okay din pala maglaro ng ano ng Battle Royale sa ano sa stream. Ayan. So again, good afternoon po sa lahat. So, Papi, kamusta naman ngayong pandemic season natin? Kamusta naman? Ano bang pinagbago ng kumbaga, syempre, ECQ tayo, MECQ ngayon. Noong before pandemic, anong pinagbago ng buhay mo? At ngayon, syempre, yung mga ginagawa mo, mga normal na ginagawa mo. At ano din ginagawa mo para pampalipas ng oras? Kasi syempre, bahay lang tayo ngayon lahat eh. Oo. Pero bang, lalo kwentuhan mo muna kami dito. Mababaliw ka, halos magdamag ka, nasa bahay lang, di ba? Bukod sa streaming na ginagawa natin. Pero kumbaga, iba'y lumalabas pa rin sa bahay, kahit pa paano. Tapos ano, yung, hindi yung puro bahay ka lang. Anyway, yung sa akin naman, itong pandemic, malaki epekto sa akin ito kasi before itong pandemic yan, actually hanggang ngayon, isa akong web developer. Ayan, tapos isa ring streamer. So dalawa yung ginagawa ko. Kaso unfortunately dahil sa pandemic yan, alam niyo naman na yung mga outcome, yan nawala. Pero ngayon, kumbaga parang inisip ko na lang na opportunity na rin muna ulit makapag full-time na ano, na streaming. And thankfully, ayan, bukod sa streaming na ginagawa ko ngayon, rumaraket tayo. Kumbaga nabibenta ko ng face shield. Pero hindi face shield na hindi ah. Ito nasa likod ko. Ayan, ito, face shield yan. Yung mga Sleekshields yan, binibeto. Mukhang maganda-ganda yung face shield mo yung papi ah. Lupit to pre. Oo, yan. Meron pa dito. Kaso face out na to eh. Bolt test 5, yan. Baka meron ka pa niyan, papi. Gusto ko parang test meron, ah. Meron tayong mga stormtrooper yan, mga ganyan. Tapos Mandalorian, Boba Fett. Kumbaga parang talagang akma sa mga kung ano yung mga hilig natin. Pero ito malakas to kasi kahit si Nebriha yung MMDA chairman. Suot niya to. Eh mamaya pag-uusapan natin lahat diyan, papakita mo sa amin lahat diyan. Tapos mamaya. Oo naman, sige. Sakali bumili din ako. So ayun, Papi Blue Chip Joe. Kamusta naman ang ano? Pagkaalam natin lahat no, from horror game kayo no, Papi? From horror game kayo. So paano ka nagsimula kumbaga, diba, tagal ka ng streamer, almost 2 years na, if I'm not mistaken. Paano ka nagsimula sa horror games? Ano bang first game na laro mo sa stream? Nagsimula yan nung nasa YouTube pa ako. Bali yung ginagawa ko nun, first time ko mag-livestream nun ng Outlast. Hindi ko pa makakalimutan yung Outlast 2. Tapos, kumbaga parang nagustuhan kasi ng mga viewers ko. Is yung
yung gulat, yung talagang paggulat talaga, wah! Talaga ako. Tapos yung mismo kung paano ko gawin yung game. Kasi usually pag unari, tinapos ko na siya ng normal, aba, gusto pa mag-hardcore difficulty, di pinahirapan ko. Gusto ko. Ayun. So yun yung mga transitions ko. Tapos napunta na ako nun sa Facebook Gaming, yan ang 2018 na. Tapos naglaro ako ng The Last of Us, tapos mga PlayStation na. Hanggang yun na, minessage na tayo ng Amplify way back. Tagal na noon, 2 years ago pa yun, na sinasabi na would you like to, yan, ganyan-ganyan, na mag-stream, mag-try for Amplify. Sabi, yung una, hindi ko pa alam yung Amplify kasi sabi ko, huh? Ano yung Amplify? Mga ganyan. Tapos nalaman ko na lang na, hala, tier 1 pala. So, syempre, nandun yung opportunity. Syempre, iyan na, i-grab na natin yun. And thankfully, and the rest is history. Ayan, nandito ako ngayon. Kasama mo, boss. Boss Ghost Delubyo. Ayun. So, kaya, ganun pa rin yung content ko until now. Yun. Pero, yun nga, yung transition ko. Yung nagba-battle royale na ako. So, paano ko nag-transition from horror games to FPS games? Kasi, sa totoo lang, parang hirap nun, di ba? Malaking pinagkaya, but sa mga normal na tao, parang, oh, normal lang yung ganyan-ganyan-ganyan, ganito lang pag-upload mo. Kasi, di ba, from console or PC ka naglalaro ng horror games? Tapos ngayon, actually, yung mobile ka na. Actually yung sa Warzone, PS4 pa rin naman ako. So nandun pa rin yung console. Pero ginagamit ko minsan controller, minsan keyboard, mouse. Ayan. Pero yun nga sinabi mong transition, mahirap nga talaga, mahirap. Kasi kumbaga sa mga ayan, mga kachipi ko sa community ko, nasanay sila na variety ako na PlayStation, tapos mag-horror ako. Pero syempre, kumbaga parang ano yan eh, hindi mo rin masisisi mga viewers ko, kumbaga sa transition, kumbaga nagkaroon ka ng nakasanayan nilang pinapanood, tas bigla kang, nunonood ka kung narin ng anime, tas bigla mong papasahan ng teledrama. Parang, di ba, parang, no. Syempre, iba yung target audience yun. Pero dati naman, kahit naman na nag-horror ako, meron naman ng mga first-person view. Kumbaga parang, this time, parang, ako kasi medyo ano kasi late bloomer ako dun sa Battle Royale eh. Nagsimula yan nung PUBG Mobile. Hindi ko kasi talaga type yung PUBG way back kasi parang hindi ko talaga siya gusto. Mga ganyan. Tapos naglaro kami ng girlfriend ko. Kasi parang siya pa nga mas magaling sa akin. Tapos medyo yun, siya yung nag-ujok. Oo, siya yung nag-ujok sa akin. Tapos hanggang eventually, nagustuhan na namin. Tapos, yan, tumulong na kami sa Warzone. Tapos, tumulong na rin kami sa COD Mobile. Tapos, last week, nagsubok din ako ng Valorant. Kumbaga parang, kumbaga sa page natin, kumbaga sa growth. Malaking risk bilang streamer, pero at the same time, isang growth din kasi natututo tayo kasi wala ko sa comfort zone ko, which is yung nakasanayan natin, content. Pero gusto ko rin kasing i-deliver sa ating mga viewers na meron din akong parang ibang content na pwede kong ilahad. Ilahad ba? Pwede ba sabi ilahad? Yeah, ilahad sa mga kanila. Kasi syempre, kung sabi ko nga eh, sabi ko sa mga kachipi ko na pag lagi tayong mag-horror, baka naman manawa kayo. Tsaka kawawa naman puso natin kung lagi tayo maglalaro niyan. Baka kung ano kagad mangyari. Madali pa na pa yung monopay horror kaysa sa nangyayari pandemic. Wag naman sana, di ba? iba na yung content mo na, no? First ever. Oo. Kaya yun. Pero at least, syempre, isang ano rin yun, isang way din yun para kasi minsan nag-ano rin ako, nag-viewers games din ako, subscribers games. At least, nakakalaro ko lang din sila dun sa mga ganung bagay. Bonding ba? Ayun. So Papi, kamusta naman para sa yung pag-transition mo? Para sa iyo, personal opinion mo lang. Bukod dun sa sinabi mo na para sa growth, kamusta naman yung parang ano ba paano ba sabihin to maganda, yung algo mo? Yung algo. Yung mga usapan natin, no? Mga ganyan. Algorithm. Yan, masarap pag-usapan niya. Kasi sa mga viewers natin dyan, yan yung iniintindi rin ng mga streamers. Kumbaga parang, paano mo i-showcase yung mga contents mo sa mga, yan, sa mga streamers, sa mga aspiring streamers na
mahirap din kasi kung talon ka ng talon ng schedule, talon ka ng talon ng content, maguguluhan yung target audience mo. So kumbaga, sa akin, matagal na ako doon sa department na nilalaro ko, which is yung sa PlayStation stuff. Yan, dahil may sponsor tayo, tinuloy-tuloy natin yon. Tapos yung sa mga horror, ganyan. Pero gusto kong mag-ano naman, tumalo naman sa ibang larangan na, which is yung Battle Royale. And to be honest, syempre napansin ko yung decline. Napansin ko, syempre, iba yung ano eh, iba yung wapasok eh, iba yung may gusto eh. Kumbaga, iba tinatanong, kailan po kayo mag-horror, yung mga ganyan-ganyan. Miss ko na po kayo mag-horror. Kumbaga, mapapansin mo na meron kang loyal viewer din na alam mong nasanay dun sa ano, sa ganong stuff, yung mga ganong content. Pero at the same time, kumbaga parang binubuksan ko lang din pinto na gusto ko rin sumubok ng content na wala ako sa comfort zone ko. Kasi nung nag-live na ako ng Warzone, kumbaga parang syempre kailangan mong galingan, kailangan dapat hindi kayong magkalat, mga ganyan-ganyan. Siyempre, kumbaga parang nag-iba yung laro ko. Kumbaga, siyempre, kung naglalaro ka, nanonood ka lang, gaganyan ka lang, gaganyan ka lang. Parang yung laro, ganyan lang. Yun, bilis, nandun yung kalaban, nandun kalaban, ganyan. Dun. Dun ka nandun, di ba sinasabi yung coordinates. Ganyan lang. Pero, kumbaga, kung live na yan, titingin ka pa sa chat, oy, welcome po sa stream. Pagtingin mo sa ano, patay ka na. Patay ka na dun sa laban. So overall, syempre, maintindihan ko naman, nag-jump din ako. Baba talaga. Once na nasaan yung mga viewers, may papasok din mga bago. Maramdaman ka nga. Dahan-dahan. Chappy kayo. Sorry. Lagi kong problema brap, yan. Brap. Lahat ng tama yung problema sa akin dyan sa pagiging choppy minsan. Sorry. Okay lang yun. Okay lang, boss. Pero yun, transition. Mahirap talaga yan sa mga viewers atin na audience. Kasi ako din, galing din ako sa ganyan. FPS to FPS game naman. Pero, ayun na, FPS to FPS. Pero naramdaman ko yung decline sa mga panimula kong araw. Ayun. Kaya naiintindihan ko si Papi BloochipJoe, medyo mahirap at medyo brave yung ginagawa niya talaga. Papi BloochipJoe, maiba naman tayo. Munga tayo mo sa stream. Munga mo tayo sa ano. Munga tayo sa personal life mo naman. Maganda naman tayo. Pero tayo sa personal life mo, Papi Blue Chip. Kamusta naman kayo? Nang balita ako daw may girlfriend kayo, di ba? Sabi mo nga kanina, naglalaro din. So, kamusta naman ang love life mo, Papi? Okay naman. Kaka-celebrate lang namin na this month ng ano namin, ng second year ano, oy, anniversary. Kumbaga yung journey ko sa Amplify at saka journey ko kasama yung girlfriend ko. Halos sabay lang kasi October ako eh. October 2018 ata ako nakapasok sa Amplify mode. Eh tas kami August. So kumbaga parang ang maganda kasi sa amin yan. Sinusuportahan niya ako talaga sa ano ko sa streaming career ko and sa gaming as well. Yun yung talagang masasabi kong blessed ako kasi naintindihan niya ako, mga ganun-ganun. Pinakita ko yung love ko for gaming. Pinakita rin niya yung love niya sa kanyang craft. Ayan, binigay ko sa kanya yung gaming. Mas magaling pa siya sa akin sa COD Mobile. Pero saan naman pag-iro tayo minsan lahat-lahat dyan? Pero masaya naman yung... Oh, tara, laro tayo sometime, ano, boss. Masaya naman yung bonding yung mag-jowa dito. Oo naman. Mag-jowa mo? Ay, wala pa kayong plano magpakasal ba? Ay, sorry, natanong ko ba? Baka naunahan ako sa kasi... tanong. Hindi, okay lang yun. Hindi kasi ngayon mga ganyan. Siyempre, hindi natin maiwasang isipin yung mga ganyan topic eh. Pero, eto kasi ngayon pandemic, mapapaisip ka talaga. Necessity talaga eh. Yan talaga, dyan talaga tayo umiikot. Kaya, kumbaga, eto nga, tulad nga yung nangyayari ngayon, focus ako sa streaming, tapos nagbebenta ako ng face shield. Kumbaga, eto kasi, hindi naman ako nagbebenta-benta talaga ng mga ganyan eh. Pero, kumbaga, parang, at least ba, syempre, diskarte na hindi ka naman pwedeng magbigay lang na excuse na hindi ko kaya yan, ganyan-ganyan. Kumbaga, bakit di mo subukan? Mali mo, yan pala yung ano ba talaga gusto mo. Syempre, kailangan nila handle diskarte. Kasi syempre, kung ano, girlfriend ni Bobby, kita-kita mo dito yung future
future husband mo kung sakali, di ba? Ay, nandiyan siya, oh. Yun siya, Ipotea. Siya. Oh, nandiyan siya. Kinikilig na nga, eh. Ay, grabe. Mukhang may kiss ka mamaya. Magkasama ba kayo ng girlfriend mo ngayon? Ay, hindi, hindi, hindi. Hindi kami magkasama. Doon siya sa kanya-kanya kang bahay, yun, KKB. Uy, pwede. Kanya kanyang bahay. So, kumusta naman yung relationship nyo ngayong, ano? Ah, sorry, personal life natin yun, ano? Kasi, siyempre madami din magtataka, no? Kasi, sa pagkatagal-tagal nakakulong tayo lahat, di tayo sanay sa ganito, eh. Unless na LDR kayo. Pero, kamusta naman yung relationship nyo so far? Paano kayo nag-endure ngayong, ano, pandemic season? Ano talaga, kumbaga, na ano to, eh. Kumbaga, parang na-LDR real quick. Kahit na hindi naman talaga LDR, di ba? Siyempre, challenging din kasi siyempre, ano eh, may kanya-kanya rin kaming, kunwari, nasikaso sa bahay, siya meron ganun. Tapos, kumbaga parang nagkakamustahan kami through chat, mga ganyan-ganyan. Pero, kumbaga parang nakakamiss ba yung iba pa rin yung magkikita kay personal. Tapos, dati, bago pala yung pandemic, pumupunta siya sa akin dito para bag-stream kami. Kumbaga, nandito ako na, lalaro kami horror, nasa tabi siya. Magugulat ako, magugulat din siya. Yung mga ganun. Kumbaga, yung mga ganong moments ba, syempre, hindi mo maiiwasang makamiss ba. Pero, this pandemic talaga, babalik tayo ulit dito sa nangyayari sa atin. Kumbaga, safety na lang din na lahat, di ba? Siyempre, hindi mo maiwasan magkamustahan din na sana okay pa rin siya. Ayan, ganyan-ganyan. Lagi mag-iingat. Love you! Ganun. Bye-bye! Grabe nang nalaman natin. Sabi mo. Nag-aante na lang ata. May nag-comment din sabi ni Eagle is Perkins. Proposal muna daw, no? Grabe naman yun. Dito na pala eh, no? Ikaw na yung kinikilig, Boss Delubyo. Oo, no? Oh, kasi ako, taga-Sanaol lang muna ako ngayon tol eh. Taga-Sanaol. Okay lang yun. Taga-Sanaol din ako dati. Ganun yun. Mahirap na mag-Sanaol, no? So, tagal-tagal pa sa... Hindi, meron naman kaso... Kung kausapin, ano? So yun. Pero, going back tayo kay Papi. Dapat pala ikaw kamustahin ko eh. Okay naman, okay naman. So going back tayo. Kasi nababasa ko sa comment section. Grabe. Karamihan din dito mga nanonood, mga viewers mo. Grabe sila sumuport sa inyong love team, no? Oo, dito. Mga ano yan. Mga talagang ano yan. Mga solid yan. Ayan yan pala. Chat sila ng chat talaga ako eh. Ah, paano ba kayo sa stream? Parang sobrang curious ko kasi yung mga lahat ng viewers lang kilala yung bossing mo eh. Si Chai. Yun nga, kasi nakakasama ko siya before sa stream. Kumbaga, may time din na pag may horror, siya yung sinusubukan kong pasubukan. Yan, hanggang sa... Ayun, actually, dahil itong pandemic, dahil magkahiwalay kami, gumawa na rin siya ng page niya. Yan nga yung yung Lil Chai. Doon naman, naglalaro siya. COD Mobile, at saka pag ano, nagtatry rin siya ng horror. E di sige, horror pa more. Horror pa more. So, yun, time na po siguro. Kasi may susunod tayong show dyan, mga viewers natin na nanonood, dito natin nanonood dyan. Papi, Blue Chip Joe, may mga final words ba yung mga gusto, may gusto bang i-promote? Nakakatakot naman yung final words mo. Boss, ay, sorry. Bakit talaga bigit sa panahon natin yun yung mga ganyan, no? Oo, nakakatakot mga ano huling habilin mo, final words, mga ganyan. Ayun, sige, una sa lahat ulit, nagpapasalamat ako sa Amplify, yan, sa guesting, sa Get Amplified, lalo yan sa'yo. Boss Delubyo, maraming salamat po sa pag-imbita sa aking, pagiging guest sa yung show. At sa mga mahilig dyan sa horror, sa PlayStation, mga nabanggit ko, pero ngayon papasok tayo sa Warzone at kukunin natin yung top 1 na yan. Sa mga mahilig sa Warzone, sa Valorant din, yan, yung COD Mobile. Check nyo lang din ang page ko, like and follow na sa BloochipJoe. It's BLOO, hindi blue. Mahilig ako sa blue dahil eto, kita naman yung likod ko. Pero BLOOCHIPJOE, BloochipJoe. And then sa mga interested, sa mga eto, face shield, ayan, pakita ko na rin saglit. Ayan. Sample. Maangas pala tignan yung face shield. Maangas men. Maangas. Yan, ganyan yung tsura, yan. Sleekshields naman to. SLEEK Shields.
Ayan, pag ano, check nyo kung mahilig kayo sa mga customized na face shield dahil alam naman natin na mas gagamitin pa natin to dahil sa mga nangyayari sa pandemic. So, if you wanna wear face shields with style, go for Sleekshields. Yeah. Ayan. Thank you, Papi BloochipJoe. So, Salamat. So, bago tayo mag-end ang ating show, mga kaibigan, sa mga nagugulo dyan, kasi may susunod pa tayong show, maganda-ganda to, tier 1 insider to, no? Sa mga nagugutom dyan na mga aabang sa show na susunod, pwede kayong umorder sa foodpanda ng pagkain, lalo sa mga first-time users yes, dyan. Sir. Ang pwede nyong gawin is download nyo na yung app na foodpanda sa App Store sa Play Store. Tapos pagka-login nyo, pagkapasok nyo, pwede kayo, pwede nyong gamitin ng Amplify 100 na code para may discount yes, kayo mga kaibigan. Yeah. So ano, abangan nyo po yung mga susunod na shows natin. Ang susunod natin is Tier 1 Insider. Usually may bago tayong show na ano, tong Get Amplified at meron pang isa yung... ano ba tawag yun? Open mic. So makikita yung mga random people nandun. Kung wow. Sino mang gusto pumasok, oo. Parang mag-steam sila dito sa Amplify, no? Para makita at makilala nyo din sila. Ano yun? Bagong segment ba siya? Bagong segment. Pero para sa mga streamers. Para sa mga streamers lang yun, Bobby. Nice. Para sa inyo lahat. Kung mga gusto mag-try oh, dito, ganyan. Diba? So ayan, guys. Thank you all for watching. Get thank Amplified. Thank you. Thank you, Papi BloochipJoe. Sa nakasama natin ngayon. Sayang wala si Papi Bondrop. Thank you. Hi. See you again next week, next Friday pa po ulit. 3 to 4 p.m. po tayo. At abangan nyo po yung Monday. Jam-pack po Monday to Thursday natin. No? Salamat sa lahat. Thank you, Papi. Bye-bye, guys. Bye-bye. Thank you.